Yo, what's up mga masters, mga bro? Welcome back ulit sa ating channel, Electronics TV. So, pasensya na mga bro, medyo matagal tayong nakapag-vlog ulit kasi may mga nasikaso tayong mga ano eh, medyo busy tayo na nakaraan. So, ngayon mga bro, may troubleshoot tayo. Ito, nabuksan ko na to. Isa siyang Lexing na LX5 karaoke player. Katulad lang din to ng mga China made na ano, platinum na bibili sa mga ano Taiwanese ganyan. So, ito mga bro, ang trouble nito, no power siya. Ayan, binuksan ko na to. At no power, ayan saksak natin. So, ayan nakasaksak na 'yan. So, no power siya. Pindutin natin, walang power talaga. Ayan. So, na-check ko na din ito kanina. Ayan, check natin. Meron naman siya, okay naman buo yung power supply niya. Ayan. Check natin yung DC tayo, DC. Check natin yung 5 volts niya. So, ayan, present yung 5 volts. Ground, 12 volts. So, ayan, 10.8. Good yan. Ground, negative, 12 volts. So, ayan, negative 10.8. So, good pa rin yan. So, nagtataka tayo kung bakit wala siyang power, i-good naman yung power supply niya. Malamang, yung problema nito nasa mainboard. So, ito mga bro, napaka-basic lang na problema. Bunutin muna natin. Napaka-basic lang na problema nito sa ganitong player. Ito, maraming akong na-encounter na ganito. Based sa experience na rin natin, hindi ko na sana ito iba-vlog. Kaso, for the sake naman sa mga baguhan lang na gusto matuto, magbibigay tayo ng konting tips dito. Ito, basic na to sa may mga experience, sa may mga alam na sa electronics. Pero sa baguhan, talagang bangungo to. Kasi kahit tanggalin mo yung mga parts dyan, test mo, good lahat yan. So, ayan dito. So, ayan mga bro. So, itong mainboard na to, napapansin nyo dyan, yan. Ito. Yan, yung katabi ng transistor na to, dalawang diode na nakatayo. Yan. Ito yung kadalasang sira sa ganitong mga player. Yan, dalawang yan. Kahit tanggalin natin yan, tapos i-test natin, good naman talaga siya sa tester. Subukan natin mamaya yan. Tatanggalin natin to. Ito, basic experience natin. Ngayon, check natin ulit kung meron bang voltahe dyan. Ito, direct to the point na tayo sa ganitong trouble kasi ano naman din eh. Pabain pa natin eh. Ganon din naman. So, ayan, nakasaksak siya mga bro. Body ground lang tayo. Yan. DC. So, dito, papunta yung yan. 5 volts. Pero pagdating sa diode na to, yan. Sa diode na yan, tingnan yung tester. Ito, yung isa muna. So, yan, wala tayong nasusukat. Wala ngang 1 volt eh. 0.9 lang. So, dapat dito may masukat tayo at least 3 volts dito sa dalawang to. Ito yung isa. Kasi nakaseries lang yan eh. Nakaseries lang yung dalawang to. Yan. 0.5 din yung isa. So, tatanggalin natin yan mga bro.
So ito siya mga bro, yung dalawang diode na to. Yan, naka-series lang yan. Ito siya, tingnan nyo. Ito, yung diode na to. Ito yung transistor nya. Tapos ito naman yung dalawang diode. Yung dalawang yan. Yung apat na pin. So tatanggalin natin yan. Tumahapon. Tumahapon yung isa. So yan mga bro, isa lang yung ano nakuha ko. Tumapon yung isa. So ito, i-test natin to. Test natin kung leak ba o shorted or open. Diode mode. So ayan. 0.3 to 0.5 dito mga bro, considered as good to sa ganitong ano tester digital. So ayan, 0.5. Reverse natin kung may palo. So wala. Ayan, wala. So good siya mga bro. Good tong diode na to. Yung isa kasi tumalsik, di ko maano, di ko mahanap. Para ano na, palitan na lang natin to. Palitan na lang natin yung dalawa. So hanap lang ako ng pamalit mga bro. Papalitan natin to. Ordinary diode lang naman to eh. Ayan. So, kuha lang akong pamalit. So, ayan mga bro. May nakita na tayong pamalit ito. Yung dalawang diode na to. So, ayan. Dalawang diode. Binunot ko lang ito. Dagalin sa ano. Sa board din ng ano, DVD player. Pero kung wala kayong ibang board na mapagpunan, pwede naman kahit anong diode kasi ordinary diode lang naman to. So, ayan, check natin kung good pa to. So, check natin. So, walang palo. Reverse natin. 0.3, 0.5. So, wala rin. Ay, nako, naka-resistance pala to. Ayan. So, walang palo, reverse natin. So, ayan, 0.5, good siya. So, itong isa naman. So, 0.5, reverse, dapat walang palo. So, ayan, wala siyang palo. Ayan. So good siya. So kakabit natin ngayon tapos titesting natin mga bro.
So ayan mga masters, ayan nakabit natin yung diode, yung dalawang diode. So ayan siya. Itong dalawang to. So check lang natin kung may short. So good naman mga bro, testing natin. Testing natin. Saksak natin. Magkakaroon ba siya ng power? So wala siyang indicator mga bro, ganito naman talaga yung ganitong ano player. Press natin yung power tapos try natin yung open. So ayan, nag open na siya. So ibig sabihin good na siya. Ngayon subukan nating sukatan yung diode kanina na wala tayong nasusukat, yung 0.9 lang. Sukatan natin kung ilan ba talaga yung boltahin nun. So ito yung diode na to, yan 4.2 5 volts tapos magdadrop siya ng 7.7 volts dito. So ayan 4.1 tapos ipapasa naman dito sa isang diode tapos papunta dito sa isa. So so ayan 3.4. So good na siya, meron siyang 3.4. So ibig sabihin yun lang yung problema niya. So ito nga pala, ito yung diode na sira. Testerin, kahit testerin natin to, talaga masasabing bangungot. Kasi pag tinester lang to, kahit analog pa yung gamitin, good talaga to. Pero malfunction na sa ano, nagmamalfunction na in circuit na. So ayan o, walang palo. Tapos dito siya meron. So good siya, good yung diode na to sa reading, sa tester. Yung isa yung tumalsi kanina, ito siya oh. Ito yung diode na to. So tester din natin. So 0.5 din. Pag ni-reverse natin. So wala rin, walang palo. So yan lang yung pinalitan natin kahit good. Ah ngayon okay na siya, gumana na siya. Meron siyang 3.4, dapat diyan 3.3. Ah di lang bababa ng 3 volts, goods yan. Kasi supply papuntang ano yan, memory. So yun lang mga bro, thanks for watching. Sana may napulot kayong konting idea sa mga ganitong trouble.